Sa ngala ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat kang purihin amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa biyaya mong October 12, 2022, na kung saan muli ang Tuesday Gospel, ang iyong ipapakain sa aming Espiritu. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang araw na ito ay isang himala. Ang araw na ito ay isang kahabagan na nagmula sa iyo. Patuloy mo kaming ginigising sa panibagong umaga at muli matatapos ang araw na ito na huwag kang mawala sa aming schedule na makinig ng iyong mabuting balita. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang, mga pagkakataon na saktan natin ng Diyos upang sa ganon ang paglilinis niya sa atin sa oras na ito ay ating makamtan. Ama, patawarin mo po kami. Kami pong makasalanan, mahina, nagkasala sa iyo, O Lord. Ang aming pong kahinaan ay palitan mo po ng kalakasan. Ang aming pong kawalang pag-asa ay bigyan mo ng katatagan. Ang spiritual naming mata, tenga, nawa sa mga oras na ito ay gumana upang maunawaan namin ang mensahe mo sa bawat isa. Ang iyong mga abang lingkod ay gamitin mo lamang bilang instrumento sa pagpapahayag ng iyong mensahe. Bigyan mo po ako ng kababaang loob at karunungan. Layo din po ang mga nakikinig. Lahat po kami ay napagod sa araw na ito, physically, pero spiritually, ang nakapagbibigay sa amin ng kalakasan, nakakawala ng pagod. Lord, patuloy kang kumilo sa bawat minuto. Ikaw po ang bida sa Facebook live na ito. Ikaw po mabigyan ng parangal. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaisa ng Espiritu Santo.
Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Purihin ka among Diyos na buhay. Amen. Sumayin niyo ang kapayapaan ng Diyos. Nawa ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. At maraming salamat sapagkat sa pakikinig natin sa mabuting balita, ang Diyos ang nabibigyan ng parangal at tayo ang nakikinabang spiritually. Ito po ang Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. Ang layunin po ng Facebook Live na ito ay muli ipalaganap ang mabuting balita through social media. Kumbaga, tayo po hindi nakikita, pero through Facebook Live ay dadalhin sa atin ng Diyos ang kanyang mabuting balita. At ngayon po ay October 12, 2022. Wednesday Gospel po ang ating pagninilayan. At nawa tumimo sa ating puso. Sabi nga maitanim yung binhi na inihahasik ng Diyos ngayon na live na live sa ating mga puso. Ako po isang Katoliko at nagpapagamit lamang ng inyong abang lingkod sa ating Diyos. Kumbaga, focus po tayo sa mensahe ng Panginoon. At ngayon po, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Purihin ka, amang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Hallelujah. Kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Kawawa kayo, mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerba nueva, ng ruda, at iba pang gulayin, ngunit kinalilitaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at sa pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Saban ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao na hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, Guro, sa sinabi mong iyan pati kami kinukutya mo. At sinagot siya ni Jesus, Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, muli magandang gabi po sa inyong lahat. At ito po yung part 2 ng tinuliksa ni Jesus ang mga kasamaan ng Pariseo at ng mga dalubhasa sa kautusan. Kahapon po, part 1, ang mensahe ng Panginoon tungkol sa
kalooban nating mga tao. Mas binibigyan po ng halaga ng Diyos ang ating kalooban kaysa sa mga pisikal na pwede nating ipakita sa tao. Tinitingnan ng Diyos ang ating puso, hindi kung ano yung meron tayo materially, financially. Amen. So ngayon ito po yung pagpapatuloy ng gospel kahapon. So narinig po natin, no, yung salitang kawawa. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo, kawawa kayo. So bakit ba naging kawawa? Bakit binanggit ng Panginoong Hesus na kawawa ang mga Pariseo? Samantalang ang mga Pariseo ay tinuturing na ano? Mga matatalino, marurunong, mga, alam mo, maraming kaalaman tungkol sa kautusan. Talagang pag sinabing Pariseo, titingalain mo, irerespeto mo. I mean, parang pare sa panahon natin ngayon, no? Kapag sinabing pare, ano ba agad yung unang pumapasok sa ating isipan? Karespe-respeto. Gumagawa ng kalooban ng Diyos. Mabait. Nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi sa bawat titulo, halimbawa sinabi mong civil engineer, eh alam natin kaagad kung anong ginagawa ng civil engineer. Ito ba? Gumagawa ng mga building, bahay, tulay. Kung sinabi mong doktor, okay, tungkol yan sa mga sakit, nakikita ang doktor sa ospital. So, bakit naging kawawa ang Pariseo kung ganun ang kanilang katangian? O kung ganun sila tinitingnan ng lipunan? Kasi para sa Panginoon, hindi itong mga Pariseo na to, sila yung mga naghahangad lamang na maiangat, maitanyag ang kanilang sarili. Gusto nila yung mga the best ang mapunta sa kanila. Gusto nila yung mga gandang damit, sarap na pagkain. Kumbaga yung the best for them. Tapos sasabihin ng Panginoong Hesus, kawawa naman kayo mga Pariseo. Kawawa naman kayo mga dalubhasa ng kautusan. Siyempre, magtataas ng kilay ang mga yan. Sino ka para sabihan mo kami ng ganyan? Eh, ano ka lang naman ng karpintero eh. Wala kang tinapos eh. Wala ka naman titulo eh. Hindi po ba? Pero, hindi nila matitinag ang Panginoong Hesus sa mga ganong batikos. Dahil alam ng Panginoong Hesus ang nilalaman ng kanilang isipan. Alam ng Panginoong Hesus na mababa ang tingin ng mga Pariseo, ng mga eskriba sa kanya. Pero may pinaglalaban ng Panginoong Hesus. Kaya matapang siya sa pagsasabi, alam niyo po, kanyan, isa sa mga karakter na gustong-gusto ko sa Panginoong Hesus ay yung katapangan niya sa pagsasabi ng totoo. Bukod sa pagiging humble niya, oh, kamukha po kahapon, di ba? Ang message ng gospel is tungkol sa humility, yung ating kalooban. Ito naman, nakita ko yung karakter ng Panginoong Hesus, yung pagiging matapang niya. Amen? Matapang ha, na nasa tamang lugar. Merong mga taong matapang pero wala sa lugar. Pero ang Panginoong Hesus, matapang siya sa pagsasabi ng katotohanan. Wala siyang sinisino. Kay Pariseo ka, kay eskriba ka, basta pag sinabi niya at nakita niya na mali ang ginagawa nila, sasabihin niya kung anong gusto niya sabihin. At alam naman natin, kapag sinabing kawawa, para bang walang-wala na, para bang may kulang, syempre ganun ang naramdaman ng mga Pariseo. Kawawa kami, sino ka? Nakikita mo bang kinalalagyan namin? Baka ikaw ang kawawa sa kalagayan mo. Tingnan mo nga yung pananamit mo. Tingnan mo nga kung saan, may tinitirhan ka ba? Meron ka bang titulo? May pera ka ba? Maliit ang tingin nila sa Panginoong Hesus. At the same time, naiinggit. Amen? Eh, totoo naman eh. Kawawa naman talaga sila. Bakit? Nakakaalam sila ng kautusan ng Diyos, pero yung kautusan ng Diyos ay hindi naman nila sinusunod o sinasabuhay. Ginagamit nila ang pagiging marunong nila, kilala, pagiging matalino, pagiging mahusay o dalubhasa sa kasulatan para sa kanilang sariling intensyon o kapakanan.
Halimbawa, sa panahon natin ngayon, halimbawa lang, no? Halimbawa sa isang simbahan, sa isang parokya, mayroong isang pare. O di syempre, siya yung naatasa na mga laga sa mga tao when it comes spiritually. Eh kaso itong pare na to, oo nga, nakapagtapos siya ng theology, maganda yung mga damit niya, matalino siya, o baka sabihin natin, mukhang may itsura pa siya. Pero yung intention niya sa paghawa, halimbawa, ng mga donation na nakukuha ng simbahan, yung mga pera na pumapasok sa simbahan na galing sa mga taong nananampalataya, eh, ginagamit lang pala niya ang Diyos o yung salita ng Diyos para magkamkam ng pera. Amen? Kaya nga minsan nababatikas ang pare. Pare, pero may kotse. Pare, pero ilan ang bahay. Pare, pero, di ba? Kasi, ang gusto nilang makita na kapag pare ka, dapat ipinamumuhay mo kung anong buhay ni Kristo. Ano ba ang buhay ni Kristo? Simple lang. Walang kotse, ng bahay. Amen? Walang magagandang damit. Pero, paano na lang kung yung pare na to? Eh, yun nga. Gagamitin niya, ba? Pag nangyangaral siya sa homily, no? Sasabihin niya, magbigay kayo sa simbahan. Sapagkat ipapatayo natin to. Itutulong natin sa ganito. Para kayo ay i-bless ng Diyos. Sapagkat yan ang utos ng Diyos. Di po ba ginamit yung pangalan ng Diyos para makainganyo ng taong tumulong? Eh syempre, ang mga tao, kaya nga nagsisimba eh, dahil naniniwala sila sa sinasabi ng pare. Amen. Paano kung hindi naman pala ganun intention ng pare? Eh, hindi, example lang po ito, ha? Example ko lang. Hindi lang sa pare, sa mga ibang preacher, sa mga ibang kongregasyon. Hindi po ba nangyayari yan? Na minsan hindi na talaga ang gawain ng Diyos ang napaparangalan eh. Minsan yung namumuno na eh. Hindi po ba yung namumuno na sa isang, halimbawa sa isang charismatic, sa isang community. Nagagamit na. So, kasi alam naman natin, ang pera, sabi nga eh, root of all evils. Ugat ng lahat ng kasalanan. Kahit alam naman natin, ang pera, eh, kailangan talaga natin. Pero nagagamit yan. May mga taong kahit anong kabanalan, nawawala yung dignidad pagdating yung pera. May mga tao pa nga pumapatay dahil sa pera. Halimbawa, may mga hide killer. Babayaran yan. O, ito, babayaran kita ng 1 million. Basta patayin mo yan si congressman ganito, ha? Pangyarihan ng pera. Ang pera, pinabago ang tao. Naniniwala ba kayo? Ang pera, kayang baguhin ng tao. Ang pera, kaya bumili ng kaluluwa ng tao. Kahit sabi mo pang banal ka, eh natukso ka sa pera. Pwede mo ipagpalit ang pera sa Diyos. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, kawawa kayo. Ang ibig sabihin niya sa kawawa, kaya yan sinabi, kawawa itong mga pariseo na to at itong mga dalubhasa sa kasulatan. Kasi nga, maganda sila panglabas. Maganda sila magsalita. Pero, ginagamit nila yon para maging instrumento para sila'y makadaya ng kapwa. Gusto nila sila lagi yung pinagsisilbihan. Yung mga taong nakapaligid sa kanila, gusto pinagsisilbihan sila. Hindi dapat ganun. Ang Panginoong Jesus nga ay anak na ng Diyos, pero ano bang ginawa niya? Siya yung naglingkod sa atin. Ang Panginoong Jesus ang naglingkod sa atin. Amen? Nung siya yung nagkatawang tao. Pero sa panahon na ito, kapag ang tao eh, si congressman, si barangay captain, si mayor, iba ang treatment ng tao dyan. Amen? Pero sabi nga ng Panginoon, hindi doon sa kung ano ang meron tao, kung ano man yung meron yung tao, na siya iduluhin mo. Hindi porke mataas ang posisyon niya sa gobyerno, sige, maraming taong kakapit dyan. Maraming taong lalapit dyan. Siyempre, malakas eh. Diba? Eh, paano kung yung kinakapitan mong tao biglang maghirap, biglang mawala sa posisyon? Kaibigan mo pa rin ba? Lalapit ka pa rin ba? Kaya, napakahalaga para sa ating mga tao na ang Panginoong Jesus mismo ay tularan natin.
ang pariseyo, ang eskriba, ang mga dalubhasa sa kautusan, iisang kanilang gawain. Alam nila ang kautusan ng Diyos. Gayon din ang Panginoon, pero meron silang malaking pagkakaiba. Amen. Ang Panginoong Hesus, nangangaral siya ng salita ng Diyos, pero ginagawa niya, isinasabuhay niya, at ibinabahagi niya sa iba. Ang mga pariseyo, okay, nagbabahagi ng salita ng Diyos, nangangaral ng salita ng Diyos, pero hindi nila ito isinasabuhay. Ang sabi nga po dito sa gospel, para silang mga libingan. Amen? May sinabi dito kanina eh. Okay. Sabi dito, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao na hindi nila nalalaman. Kahapon po sinabi ko na tungkol nga sa kalooban, ang gusto ng Diyos ay yung ating magmabuting kalooban, yung ating kababaang loob. Kasi ikinumpara niya mga pariseyo na parang nicho, di ba? Ang nicho, pag pininturahan mo ng puti, malinis na naman. Pero ano ba loob nun? Ano ba yung nasa loob nun? Siyempre, kalansay. Di ba? Hindi maganda ang nasa loob ng nicho. Ganun ang mga pariseyo, maganda lang sila sa labas, pero puno ng kabulukan sa kalooban nila. At ngayon naman, kinumpara, para nga naman daw na alam mo yon yung libingan. Alam, nakakita na kayo ng libingan sa sementeryo na yung flat lang siya. Tapos mayroong lapida. Pero etong sinasabi ng Panginoon, walang nakalagay na krus, walang nakalagay na lapida. Eh anong gagawin mo? Talagang tatapak-tapakan mo lang yun. Eh hindi mo naman alam pala mayroong nakalibing doon. Amen. Ganun ang mga pariseyo. Akala nila matalino sila, alam na nila lahat ng kautusan, pero sa harap ng Diyos sila ay mga walang alam. Mga tawag doon, yung kasi nga sa Panginoon, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ano yan ay karunungan. Amen. Yung kayamanan sa Diyos, pero sa tao, mayaman lang sila sa mga material na bagay, mayaman sa mga bagay na hindi nakakasiya sa Diyos. Dukha ang tingin ng Panginoon dito. Amen. Kaya kahit anong talino ng isang tao, kahit marami na siyang title, nagmasteral na siya, kung nagdoctorate pa siya, sabihin, may mga ganun kasing tao na ang tali-talino talaga. Amen. At hindi mo mapatalo sa debate. Matalino nga eh. Hindi doon tumitingin ang Diyos. Sobrang talino ka nga. Eh, napakabobo naman ang pagdating sa pakikipagkapwa-tao. Eh, may masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi ka nakikinig sa kapwa mo. Ang gusto mo lang masunod yung sarili mo. Para sa'yo, nasasagasaan yung pride. Pride mo kapag ka kausap mo lang isang ordinaryong tao. Di po ba may ganun? Halimbawa, sa isang construction firm, may civil engineer, may architect, alam naman natin may mga pinag-aralan yung mga yan talaga. Tapos ang makakausap ay isang mason or carpintero. Amen? Kapag nilait-lait ng civil engineer, architect yung carpintero, o yung mason, o ano man ginagawa ng construction worker. Sinigaw-sigawan niya, nilait-lait niya, dahil nagkamali. No? Eh, yung palang nilalait niya, eh, may problema. May problema sa pera, may problema sa pamilya. Amen. At humihingi na ng sorry, hindi pa niya pinapatawad. Bagkus, lalo pa niyang dinidiin. Eh, paano kung yung construction worker na yun, abangan siya? Abangan siya kasi ang dami niya sinabing mga salitang nakasakit sa damdamin ng construction worker. Kaya mag-iingat tayo. Wala sa pinag-aralan ang ano ng tao, ang pwedeng gawin ng tao sa kapwa niya. Nangyari yan, no? Kinuwento sa akin ng asawa ko na yun nga nangyari, inabangan yung engineer. Pinatay.
dahil nagkasagutan lang. Amen. Yun po yung sinasabi ng Panginoon na wala talaga yan sa kung ano yung meron kang physical. Kahit na ikaw walang natapos, pero napakabuti naman ang kalooban mo, napakababa ng kalooban mo, marunong kang makipagkapwa-tao, daig mo pa ang may pinag-aralan. Amen. Kaya sa atin, ano ba ang natapos natin? O kaya tayo ba'y may bahay? Amen. Salamat sa Diyos, hindi siya tumitingin sa titulo. Salamat sa Diyos, hindi siya tumitingin kung ano yung mga laman ng isip natin. Kung marunong ba tayo sa math, sa geometry, sa history. Hindi. Ang tinitanong ng Diyos, kung paano natin tinatanggap ang mabuting balita at kung paano natin yon isinasabuhay. Ayaw ng Diyos ng mayabang. Ayaw ng Diyos na mataas ang tingin sa sarili. Ayaw ng Diyos na gumagamit tayo ng mga salita na nakakasakit sa damdamin ng ating kapwa. Sabi nga, kung ang universal rule lang ang magiging batas dito sa ating mundo, ano ba yung universal rule? Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Siguro ang ganda ng mundo, ano? Kasi ayaw mong mamure, di hindi ka din magmumura. Ayaw mong nakawang ka ng asawa, di hindi ka din magnanakaw ng asawa. Ayaw mo na nachichismis, ayaw mong naiinggit. Yun bang balik lang, ayaw kong gawin sa'yo yun eh, huwag mo din gawin sa akin. Hindi po ba? Siguro, hindi tayo magiging pariseyo, kundi magiging Jesus tayo. Sa mundong ito, dalawa lang eh, pariseyo ka ba? O ikaw ang Panginoong Jesus? Bihirang bihira sa mundo, yung mayaman ka na, matalino ka na, mabuti pa yung kalooban mo, bihira yan. Bihira. Kaya, mas tinitingnan ng Diyos na, eh kung mayaman ka na, pero mas mayaman ka pa sa paggawa ng mabuti. Amen. Matalino ka na, pero mas may karunungan ka, naiisip mo yung kapakanan ng kapwa mo. Aba, yung pagiging mayaman, matalino, bonus na lang yan. Kaya nga, di ba, seek first the kingdom of God. Lagi natin hanapin kung ano yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto natin. Kasi kung tayo lang, madali tayong bumigay sa pagsubok. Madali tayong magalit. Madali tayong manghusga ng kapwa. Madali sa atin ang mainggit. Bakit? Kasi yun ang nararamdaman natin bilang tao eh. Pero kung ang damdamin natin at ang ating isipan ay kamukha ng Panginoong Jesus, amen? Nakakita na ba kayo ng taong kahit may problema, nagsisimba pa rin? Nakakita na ba kayo ng tao na kahit may sakit, kahit naka-wheelchair, nagsisimba pa rin? Nakakita na ba kayo ng taong walang pera, pero nakakatulong pa rin sa kapwa? Amen? Minsan kung sino pa yung may pera, siya pang maramot. Kung sino pa yung kumpleto ang katawan, hindi magamit ang mata sa pagbabasa ng Bible, hindi magamit ang paa sa pagpunta sa simbahan, hindi magamit ang kamay para tumulong sa kapwa, hindi magamit ang mga labi para magpahayag ng mabuting balita. Amen? Kung minsan, kung sino pa yung nabe-bless materially, yung pa yung hindi nagbabalik sa Diyos, di man lang mag-thank you kay Lord, di man lang magpasalamat, hindi man lang, alam mo yon, yung masasabi natin na, kasi minsan tayong mga tao, akala natin, kapag marami na tayong pera, kumpleto na tayo, mabibili natin ang lahat, kahit tao, mabibili mo pa, may pera ka eh. Pero, hindi mabibili ng taong mapera ang kapayapaan, ang pag-ibig sa kapwa. Mabibili mo ba ang pag-ibig sa kapwa? Yung bibigyan mo siya ng pera para mahalin ka lang niya? O para maging kaibigan ka lang niya? Mabibili ba yung kagalakan? Mabibili ba yung kabaitan? Yung pagpipigil sa sarili? Yung mga bunga ng Banal Espiritu? Hindi.
Pero kapag tayo ay kamukha ni Kristo sa mabuting balita na ipinakita niya na hindi siya kamukha ng mga Pariseo, simple lang siya, pero malalim. Hindi yung pinapakita mo na lahat yung pwedeng kaingitan sa iyo ng tao, pinapakita mo na lahat sa na yung mga bagay na gusto mong hangaan sa iyo ng tao. Kasi alam mo tayo mga tao, minsan yung KSP tayo eh. Ano yung KSP? Kulang sa pansin. Kaya minsan ginagamit natin yung mga material na bagay para pansinin tayo ng tao. Ng kapwa. Eh hindi naman ganoon ng Panginoong Jesus. Hindi naman siya nagpapansin sa mga Pariseo na parang, uy, pansinin niyo naman ako, gusto ko yung maging barkada. Babilong naman ako sa inyo. Makasuot din ako ng mga sinusuot yung magagara. Diba? So, kawawa. Tayo, huwag sanang makita ng Diyos o masabi sa atin na kawawa. Kasi talaga naman kawawa tayo kapag tayo hindi pa nagbalik loob sa Diyos eh. Kawawa talaga tayo kung hanggang ngayon matataas pa rin yung mga pride natin. Kawawa pa rin tayo na kapag hanggang ngayon nananawagan na ang Panginoong Hesukristo na magbalik loob na. Kasi second coming will come anytime. Kamukha ng magnanakaw. Kawawa tayo kung ang dino-Diyos natin ay ang ating sarili, ang ating pera. Kawawa tayo kapag dumating yung time na nagpaghuhukom na hindi matawag ang ating pangalan sa Book of Life. Kawawa tayo kapag namatay tayo dito na hindi tayo nakapagsisi. Bakit? Sapagkat sa mundong ito, ang lahat ay nawawala, pansamantala, naglalaho. Kawawa tayo kapag hindi natin nakuha ang buhay na walang hanggan. Dito sa mundo, may limit, may age limit ang kamatayan. Anytime, young or old, pwedeng kunin ni Lord. Kawawa tayo kapag ka hindi pa tayo natuto sa mga taong naunang namatay sa atin, yung mga kamag-anak natin, nanay natin, tatay natin, na hindi namang nagbalik loob sa Diyos. Gusto pa ba natin yon? Eh, ang dami na ipinakita ang Panginoong Jesus, mga ikinuwentong talinghaga na nagpapakita na kawawa yung mga taong hindi sumunod sa kanyang kalooban. Yung ano pa lang, yung sa panahon pa lang ng nagunawang mundo, yung unang nagunawang mundo, kay Noah. Di ba daming kawawang tao? Sinasabi na ni Noah na ano, magbalik loob na kayo sa Diyos. O sumakay kayo dito sa arkong ginagawa ko kasi babaha. Kawawa tayo. Kahit sabihin natin na maganda ang buhay natin ngayon, meron tayong bahay, nakakakain tatlong beses isang araw, nagiging kawawa tayo kung ang ating atensyon ay nakafocus lang sa mga material na bagay. Kailangan bawat araw, napupuno ang ating puso ng salita ng Panginoon para hindi tayo nagmumukhang tanga. Alam mo yung tanga? Yung bang alam mo nang mali yung ginagawa mo, alam mo nang mali yung relasyon na sinasaniban mo o meron ka ngayon, pero para kang tanga, para kang hangal. Ha? Sabi nga ng Panginoon kagkahapon, kagabi, hangal. Yung bang alam na natin na madidiskrasya tayo kapag ganito ang naging desisyon natin, pero ginagawa pa rin natin, kawawa tayo. Hanggat nabubuhay po tayo dito sa mundo, hindi bigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na hindi maging kawawa. Sapagkat para sa Diyos, hindi kawawa ang isang taong pulubi, pero mayaman sa Diyos. Ang kawawa, yung mga mayayaman, pero pulubi sa Diyos. Yung mga tipong, ay, ba't ako makikinig sa ganyan? Ba't ako magiging sa everyday gospel na yan? No? Alam ko na yan. Ganyan naman ang mga Pariseo eh. Alam na alam nila ang utos ng Diyos. Pero, hindi nila ginagawa. Parang tayo nagsisimpa tuwing Linggo. Pagkatapos ng misa, wala na. Ang usapan na saan tayo kakain, ang usapan na anong gagawin natin, nawawala na yung salita ng Diyos. Pero kung kamukha nito na Facebook Live, siya nga pala, pakishare nyo itong live na to, para naman hindi maging kawawa yung mga Facebook friends natin na hindi nakakarinig ng mabuting balita. At isa na rin ito sa way na pagpapasalamat natin sa Diyos. Ayaw ng Diyos na maging kawawa tayo. Ang gusto ng Diyos, kung anong meron siya, kung siya ay nasa langit,
tayo'y ganun din. Tayo na yun, it's our choice din naman eh. Choice natin yan eh, sa paggamit ng free will natin. Kung ano man ang buhay natin ngayon, ginusto natin yan. Hindi yan pinagpilitan sa atin ng Diyos. Kung may sakit pa tayo ngayon na high blood, eh ginusto natin yan. Eh, alam naman natin, bawal yung ganito, bawal ang ganyan. Kung hiwalay ka man sa asawa mo ngayon, ginusto mo yan. Amen. Ito yung mga bagay na materially na ginagawa natin na hindi nakakalukod sa Diyos. Amen. May pinag-aralan ka naman, kumakalait ka sa kapwa mo, kumakapagmura ka. Parang nabili mo na buong pagkatao. Alam naman natin, pa ang galit, kapag nagagalit ka, eh, nawawala yung pinag-aralan mo. Di ba? Kaya nga merong mga nagagalit na bigla na lang nakakapatay ng tao. Amen. Kaya kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Kailangan natin makarinig ng mabuting balita araw-araw. Para hindi tayo matawag na, o Sister Maricar, ikaw ay isang pariseyo, kawawa ka naman. O ikaw, Sister Emma, isa kang pariseyo, kawawa ka naman. O ikaw, Sister Maria, isa kang Jesus, mapalad ka. Amen. Biro mo kahapon, sa gospel, tinawag ng Panginoong Jesus sa mga pariseyo na hangal. Ngayon naman, kawawa. Ano kaya bukas, no? Ano kayang itatawag? At yun eh, tawag sa atin. Sa ating mga tao na talagang nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Amen? Nagbubulag-bulagan sa katotohanan. So, ang puso natin, kailangan may kababang loob. Ang puso natin, kailangan kamukha ng Panginoong Jesus na isinasabuhay ang salita ng Diyos. Huwag tayo gumaya sa mga pariseyo na maganda lang sila magsalita, puno sila ng talino, nag-aral sila, walang libro yung natapos nila, pero ginagamit sa kasamaan, yung kapangyarihan na ibinigay sila sa kanila. Kasi, mas malaki ang responsibilidad na ibinibigay sa iyo ng Diyos, nag-expect din ang Diyos ng mas malaking balik. Kaya kung ikaw ay mayaman, nag-expect ang Diyos na magbigay ka ng yaman na pinapahiram sa iyo, sa kapwa mo. Hindi yung mayaman ka na, hindi ka na nagbibigay, kinakamtam mo pa yung sa iba. Ayan, tawag doon ay sakin. Amen. Kaya yung pagtutuligsa ng Panginoong Jesus, sa kasamaan. Amen? Sa kasamaan ng mga pariseyo at ng mga dalubhasa sa kautusan, sa panahon natin yun, tayo yun. Tinutuligsa ang ating mga konsensya. Tinutuligsa yung ating mga gawi na masasama. Ganyan tayong kamahal ng Diyos. Kahit masakit para sa Kanya na sabihin na ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan, tanggapin natin. Kapag tinamaan tayo ng salita ng Diyos, sabihin mo, aray, thank you Lord. Diba? Ang tunay na kaibigan, sinasabi ang totoo. Amen? Hindi sasabihin ang totoo kasi baka mawala yung kaibigan niya na mayaman na hindi na siya susuportan, whatever. Ang mga magulang, sinasabi ang totoo sa mga anak kasi mahal, pangangaral, hindi paghuhusga. Ganun din ang Diyos. Kapag sinabi ng Diyos na kasalanan ang pangangalo niya, period, kasalanan yun. Kaya tamaan ka, kaya hindi, huwag ka ng mga tuwiran. Kasi ang kalooban naman ng Diyos, huwag sinusunod natin dito. Kapag sinabi ng Diyos na hindi pwede ang lalaki sa lalaki, babae sa babae, period, huwag ka ng mga tuwiran. Kasi yun ang utos ng Diyos. Hindi, nangyari na ang nasa Bible na darating ang panahon, ang gusto ng tao na ang masusunod. Wala na yung God's will na yan. Lord, ito ang gusto ko, Lord. Masaya ako dito, Lord. Anong pakinang kapwa ko? Hindi ko naman sila pinapakailaman sa buhay nila. Huwag natin intindihin kung ano sasabihin ng kapwa natin. Intindihin natin kung ano sasabihin sa atin ng Diyos. Kasi pagka nakagawa tayo ng kasalanan, tutulitsain tayo ng ating konsensya.
makakapag-plastic tayo sa ating kapwa. Makakapagbalat kayo tayo sa ating kapwa. Pero hindi tayo makakapagbalat kayo sa Diyos. Amen. Kaya, ito po ang katanungan for Wednesday Gospel. Sa palagay niyo po ba, ano pa yung mga kasalanan na tinutuligsa sa atin ng Diyos na gusto niyang baguhin para magkaroon tayo ng kababaang loob? Ano ba yon? Mayabang? Pride? Sinungaling? Yung mapag-isa sa kapwa? Mapanakit sa kapwa in physical and in words? In verbally? Marami, di ba? Kasi dapat dumating sa buhay po natin na hindi na pagtuligsa ang gagawin sa atin ng Diyos. Kundi, puro papuri in a way na sasabihin niya, ikaw, aking katiwala, nagagalak ako sa iyong ginawa. Di po ba? Sa ano yung good, ano? Good servant. Hindi bad servant. Amen. At hindi naman masasayang ang ano eh. Ang paglilingkod natin sa Diyos eh. Ang pagsunod natin sa kanyang mga utos, hindi nasasayang. Kahit kailan, hindi nasayang ang paggawa ng mabuti. Kahit minsan, napabalikan ka ng sama, ng masama. Basta gumawa ka ng mabuti, walang nasayang yan. Kasi, hindi yan nalilihim sa Diyos. At kapag tayo ay gumagawa din ng masama, hindi rin nalilihim sa Diyos. Amen? Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, maraming pong salamat sa muli sa pagpapaalala mo sa amin na patuloy kaming magiging kawawa. Kung hindi kami susuko, isusuko ang aming buhay sa iyo. Nawa ang pananalig namin, Panginoon, ay tibayan mo. Para sa atin, kapos na kapos sa karunungan, kapos na kapos sa pagsunod sa utos ng Diyos. Para sa mga espiritu nating patay na o mamamatay pa lang dahil puro pisikal ang ating maspiritu tulad ng pansin. Manalangin tayo sa Diyos. Ipanalangin natin na tayo buhusan ng kanyang pagpatnubay. Ibuhos, mahawa tayo sa kabalang loob ng Panginoon Jesus. Para sa mga mahal natin sa buhay, ating mga kapatid, sa buong mundo, na hanggang ngayon, kawawa pa rin, spiritually. Nawa, bumuhos, ang pagpapala ng Diyos, at magising. Magising spiritually ang ating mga kapatid. Ipinapanalangin ko din po ang pamilya ni Sister Maricar, Marilyn, Emma, Maria, Brother Ed, Miranda, Sister Cecil, Ignacio, Sister Mercy, Biray, Brother Mario, Brother Rainer, at lahat na po ng iyong nilikha, Panginoon. Nawa, maging kawawa mo kami sa mundong ito, materially, pero maging mayaman naman kami, spiritually. Gabayan mo po kami at pagkaingatan po ninyo. Napakabuti mo sa lahat ng panahon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. At tutawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulong sa tukso. At yamo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, maraming salamat sa Panginoon na muli, nagpakain siya spiritually sa, para sa Wednesday Gospel. Announcement po, punta po kayo sa YouTube channel ko. Pa-subscribe na lang po. At ang Word of God Daily Gospel Facebook Live may mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 po ng gabi. At tuwing linggo po, alauna. And of course, kung ibibigay ni Lord ang Thursday. Thursday Gospel. Bukas po, October 13, 2022.
Meron po tayong guest, si Brother Jerry na dati. Mula kay San Lucas, chapter 11, verses 47 to 54. Amen. Alas 7 pa rin tayo. Kaya lang si Brother Jerry, hindi siya pwede ng live kasi ang dami niya talagang commitment face to face. So, ang gagawin na lang namin is ire-record ko yung kanyang reflection. Tapos, ipi-play ko na lang during live bukas ang alas 7 ng gabi. So, magla-live siya ng 3 p.m. Ay, not, 3 p.m. bukas. Pero, ano ko na lang po yun. I-video niya. Isisend niyo po sa akin. At ganun pa rin po, tinuligsa ni Jesus ang kasamaan ng mga pariseo at ng mga dalubhasa sa kautusan. Part 3 na po. Ito na po yung last part ng gospel. So, kung isasummary po natin ang mensahe ng Diyos sa araw pong ito, kamukha po kahapon, ang mensahe is, magkaroon tayo ng kababaang loob, humility. Ngayon naman po, yung gawin natin na kung ano si Kristo, kung ano yung pinapangaral niya isa buhay natin para hindi tayo maging kawawa. Amen? Tandaan natin lagi, hindi tinitingnan ng Diyos yung mga material na bagay na meron tayo. Ang tinitingnan niya lagi, puso, konsensya, espiritu. Amen? Amen. Kaya dapat lagi nating pinapalakas yan sa tulong ng Diyos. So maraming pong salamat. To God be the glory.